3, 2, 1. Good day po sa inyong lahat, mga Kabags TV. At ngayong araw po ay eto po at magre-review po tayo nitong ating pangmalakasang top box. Walang iba kundi ang ating sec bloodshot po yan, mga Bags. Kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At ito po't ipapakita ko po sa inyo ang design nitong ating pangmalakasang top box. At kung mapapansin nyo po ay napakaganda at napakarami niyang design na. Ayan, so dito po tayo banda sa may likuran niya. Meron po siyang reflectorite at meron po nakasulat na sec. Ayan po, at napakaganda po talaga nito. At unang-una pa lang po na pagkakakita ko rito ay talagang napukaw agad ang aking tingin. At syempre ay gustong-gusto ko na mailagay sa ating motor, di ba? Ito naman po sa may top view nitong ating top box, kung mapapansin nyo po yung kanyang bawat kanto, ayan, di ba, napakaganda ng kanyang design. At yung kanyang hawakan eh, kung mapapansin nyo po, yung pong ibang top box ay mahaba, pero ito po ay napaka liit lang pero napakaganda, di ba? So isa yan sa nagdadagdag ng forma dyan. Dating naman po dito sa kanyang harapan ay mapapansin nyo po yung kanyang foam at napakaganda rin po ng design. At syempre meron po siyang logo ng SEGA at meron din po yan doon sa kanyang ibabaw. Ayan po, makikita nyo po sa inyong camera. Yan naman po ay para sa kanyang likuran din na bahagi para hindi po tatama yung likuran ng pasahero natin, kasi medyo matigas yan at masakit yan sa likod pag tumama, mga Bags. At nabili ko po ito, mga Bags, sa halagang 4,500 pesos at nabili ko po yan sa may Taguig C6. Kung mapapansin nyo po sa kahabaan ng C6 po na yun ay meron pong nagtitinda doon ng mga parts, accessories ng mga motorcycle, at pwede nyo pong bisitahin yan, mga Bags, kung malapit po kayo sa may New Lower Bicutan, Taguig City. At ito naman po, dito po sa ating top box meron po yung kasamang dalawang susi at ipinapakita ko po sa inyo kung paano po siya buksan. At heto naman po yung lube niya, mga Bags, at napakaganda at napakaluwag. So meron po itong sukat na 45 liters, at kasyang-kasya po yung full face na helmet dyan, mga Bags. At ayan na, doon po sa kanyang loob ay mapapansin niyo po meron din po siyang nakalagay sa kanya. Napakaganda po niyan, at ilalabas po natin at ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang itsura niyan. Bago po yan, ipapakita po sa inyo yung kanyang strap. At napaka-secure ng gamit dito, para na sa gayon ay hindi po mag-aalog-alog yung mga gamit sa loob. Dito naman po ipinapakita ko po sa inyo yung naka-cover sa loob sa kanya, mga Bags. At napakaganda niyan, kasi hindi siya mismo nga pinaka-plastic na mismo agad yung bubungan sa inyo, kundi meron pa siyang naka-cover sa kanya at magsisecure ng mga gamit. At nakakadagdag din talaga ng forma. At ito po, nilabas po natin, mga Bags, at yan po ang itsura niya pagka naialis po natin siya doon sa may top box natin. At nakakorbang nakakorba talaga siya ng pagkakatrectangle. Pwede lagyan ng gamit kahit nasa labas. So napakaganda yung texture niya, eh hindi siya ganun kalambot at hindi naman siya ganun na katigas. So saktong sakto lang ah. At napakaganda lagyan ng mga gamit. At ito naman po yung itsura na sa loob, mga Bags, kapag ka po wala yung item na yun na tinanggal natin. At heto po, napakarami po ng mga tornilyo, at secure na secure po yan kasi hindi po yung pinapasok ng tubig. Base rin po sa karanasan ko, nagamit natin itong ating top box sa loob po ng mga ilang buwan, eh hindi po siya napasok ng tubig. Ayan, yung maganda sa kanya, kahit po napakaulan at hindi ko naman po ito tinatanggal sa pagkakalagay sa ating motor, at umulan, umaraw man po ay yan po, at hindi po siya papasukin talaga ng tubig. So secure na secure siya. At hindi lang po dun sa ibaba, meron pong cover, meron din po dito sa itaas. At ang kinagandahan nito, meron din po siyang zipper na pwede niyo pong paglagyan ng mga bagay na gusto nyong ilagay, kagaya po ng mga WRCR, ayan, ng mga photocopy, para pagka meron checkpoint eh mas madali niyo pong makukuha. At pwede rin po kayo maglagay dyan ng pera or mga importanteng bagay, kasi secure naman itong box natin. At syempre gaya dun sa ibaba, inatatanggal din po ito, mga Bags. At napakaganda ng texture niya. At yung kanyang pagkakadesign ay talagang pinag-isipan, at napakasulit at nasulit ang pera nyo dito, mga Bags. Kung bago ka pa lang po sa aking channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At ito na po, sinarado na po natin itong ating top box. At sa pagkakabit po niyan or sa paglalak niyan, mga Bags, ay ito po yung gagawin. I-hook nyo lang po or isabit yung nasa ibabaw. Then po, mayroon pong yung pindutan sa ilalim. Iangat nyo po muna yan para pumasok sa loob, pero nakapahalang po muna yung susi, kagaya nyo po muna nang nakikita na sa inyo. Katapos po nyan, ipipihitin nyo na po siya pa kanan. At syempre, katulad nung nasa ibabaw, ganun din po sa ilalim. Same lang din po siya, mga Bags. At ito po,
Meron din po siyang pinipress pababa kagaya po ng nakikita ninyo. Ayan po. At tanggal na po yung pagkakalak niya mga bugs. Same lang din po ng pagbalik. Pindutin niyo po muna, ipress niyo po. Then clockwise or pihitin niyo po siya mga bugs. At yan, lak na yan mga bugs. At napakaganda ng ating top box at bagay na bagay sa ating motor mga bugs. Bukod sa formado na itong ating top box ay sulit na sulit din ito sa kanyang presyo at napakabagay na ito sa anumang klase ng motor. At muli, kung bago ka pa lang po sa akin channel ay subscribe ka na and click na notification bell for more upcoming videos.